Kumusta mga kabady? Ang inaasam-asam na laban ng mga boxing fans magaganap na. Crawford kontra Spence. At kapwa isusugal nila ang kanilang mga unbeaten record. Terence Crawford may 39 wins, walang talo, 30 natapos sa knockout. Habang kay Errol Spence Jr. naman may 28 na panalo, walang talo, 22 natapos sa knockout. At kung sakaling manalo si Terence Crawford, siya ang kauna-unahang disputed champion sa dalawang division na lightweight at welterweight. Sa kabilang banda naman, kapwa pasok sa weight limit na 105 sa minimum weight ang kababayan natin si Melvin Jerusalem at ang kalaban nitong si Oscar Colasso. Tumimba ang ating kababayan na si Melvin Jerusalem ng 104.6 pounds. Samantalang saktong 105 pounds itong Puerto Rican boxer na si Oscar Colasso. Ito ang kauna-unahang depensa ni Melvin Jerusalem sa kanyang titulo na WBO minimum weight. Ang maagaw niya ito sa isang hapon na si Masataka Taniguchi kung saan pinabagsak niya ang hapon sa pangalawang round. At sana ipagdasal po natin ang ating kababayan na mapagtagumpayan niya ang kanyang laban bukas. Sa kabilang banda naman, Janiel Cuadrolas Casimero, ang bagong WBO Global Super Bantamweight Champion, hindi na mapigilan, bumubulosok na pataas. Dahil sa latest ranking ng WBC, nasa pang-anim na ang ating kababayan na si Champ Cuadrolas Janiel Casimero. Na kung makalaban pa ito ngayong Setyembre o Oktobre at manalo na naman, Chuck, aakyat na naman pataas ang rankings nito. At baka dito na magawa ng paraan ng promoter ni Cuadrolas Janiel Casimero na maipalaban ng ating pambato sa monster ng Japan na si Naoya Inoue, na alam naman natin na noon pa gusto nang harapin ni Cuadrolas Janiel Casimero ang monster ng Japan na si Naoya Inoue, pero hindi maituloy dahil sa maraming kadahilanan. Pero ngayong unti-unting umaangat ang karera ng ating pambato na si Janiel Cuadrolas Casimero, baka sakaling lalaban na itong si Naoya Inoue. Ano po ang opinion niyo tungkol dito? Paki-comment lang po sa baba. Hanggang dito na lang po tayo mga kabady. Maraming salamat po.